kalagayan ng ating Panginoon, no, sa paggamit sa ating kapatid. No? Tama nga naman, no? At sa akin din, naranasan ko yun. Kasi, pag dumadalas ka ng pagsubok, no, doon mo mararamdaman yung miralan ng ating Panginoon. No? Paano siya katotoo sa buhay mo, no? Isang buhay patotoo kayong paano kong naranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon, no? Lahat naman, no, dadanas sa ganun, no? By God's time lang, no? Lahat tayo, even the mga lingkod niya, di ba? Dumanas nun, no? Ako naranasan ko talaga yun. Kumbaga, basag ka talaga, lukmok na lukmok ka. Pero nandun ang Panginoon. Talaga, yayakapin ka niya. Amen. Sa akin po ay patutuko talaga yun. Kung paano ako niyarap ng Panginoon, no? Tama yung ano niya, nila Pablo, no? Kung saan sila ano, tahimik lang, no? Pero yung pag-ibig ng Panginoon, yung miralan ng Panginoon, ayun dyan. Amen po, ano? Sensya na po, napagay yung mga text and offering po natin kasi may pasok po ako. Yun, pagbibigay na naman po. Ano? Ito na ang Mars. Sa pampera naman po. Ito na ang Mars. Ang Mars. Ito na nga. Yan yung city po, ano? Pag-usapan naman po natin ang ano, generosity po, no? Di naman po porkit ito nga, pagbibigay, eh, pera na po agad ang pinag-usapan po natin, no? At ito naman po, nasa salita po ng Panginoon, no? Na dapat po iayag natin, no? Dahil dito tayo nuubog, no? Kung paano tayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoon, no? Pag sinabi pong generosity po, hindi naman po agad na pera. Nandiyan po ang love. Nandiyan po ang time, no? Diba? Dahil sa generosity ni Ate Cha, nagkaroon sa love. Diba? Amen po ba? Amen. Parang hindi siya, ano, hindi siya agree. Dahil po sa time din po, no? Sa generosity ng ating mga kapatid, no? Sa pamumuna ni Kuya Eli. Amen. General business sa time. Nais po ulit ang ating merciful. No? Palakpakas pa natin ating mga kapatid. No? Amen. So, ngayon po general, si Ting, hindi lang po love, hindi lang po pera, no? Hindi lang po yung pag-ibig at oras po, no? Kung paano po tayo magbigay. Yun po, ang binigay po sa akin ng Panginoon, nasa act din po, sa gawa, 35. Axe Day. 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 Na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Saan po tayo doon? No? Samahan niyo muna po ako sa may isip panalangin. Yes, Lord, muli pinupuri ka namin, tinataas ka namin, Lord, sa oras na to, Lord. At misampa, Lord, ako'y lumalapit sa'yo, Lord, nagpapakumbaba, Lord, nagpapakalinis, O Lord, humihingi ng kapatawaran, O Lord, sa aking nasabi, naisip, nagawa, Lord, na di ka lugod-lugod sa'yo, Lord. Lord, patawarin mo po ako, Lord, upang ako'y kalugod-lugod siya marapan mo, Lord. At misang pa, Lord, salamat, Lord, muli, ginamit mo niyang lingkod, O Lord, upang magayag ng banal na salita, Lord. Lord, gamitin mo lamang po ako, Lord, itago mo po ako sa iyong likuran, Lord. Gamitin mo lamang po ako, Lord, nadaluyan na yung salita, Lord. At itong salita na to, Lord, ay maging pagpapala sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, O Lord. At Lord, misang pa, Lord, tinataas ko po sa iyo, Lord, ang bawat isang kapatiran, Lord. Lord, ipuhin mo ang mga kanilang puso, Lord, ang mga karunian, Lord, ang mandala nilang kabagi, kabigatan mo, Lord. Lord, palitan mo to ng kagalaan mo, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord. Upang makapagbigay kami sa iyo, Lord, ng may galak, Lord, ng may kasiyahan, Lord, ng may pagmamahal, Lord, na maibigay namin sa iyo ang tama na para sa iyo, Lord. Na alam po namin, Lord, na anumang meron kami ngayon, Lord, ay ito'y galing namin sa iyo, Lord. Wala kaming pagmayhari, O Lord. Ito ay dahil sa biyaya mo, Lord. Kaya po meron kami kung anong meron kami sa amin ngayon, O Lord. Lord, maraming salamat po, O Lord. Dahil lang mo po pinakamatas na papuri. Salamat pagsamba sa tayong pangalan, Mama. Amen. 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 Amen.
Last week po, ano, napaganda ng mga salita ng ating mga Panginoon, no? Nag-upisa kay Bro Joe, pagbabago. No? Opening and praying po, itong 2022. Maraming po pagbabago sa atin, no? Hindi lang physical, lalong-lalo na po, spiritual po, no? At ang kay Kuya Mark po, obey. Pagsunod po, no? Siguro po ito yung panahon, no? Na para ibigay sa ating nga ni Project, no? Ibigay natin, no? Sa Panginoon, no? Ngayon, 100%, no? Pero tao lang talaga tayo, nagkakasamali, no? Pero pinakita na ng Panginoon, no? Wala na nag-COVID, no? Paano siya tapat sa atin? Are we blessed po ba? Yeah. Blessed po, no? Kasi nandito tayo ngayon. Yan, magpupuri sa ating Panginoon, no? Doon na po siguro yung panahon na sumunod po tayo, no, sa ating Panginoon. Pagkatiwala po natin, no, secure natin, no, yung buhay natin sa Kanya. Pagkatiwalaan po natin yung Panginoon. Dahil po sa pamamagitan ng pagbibigay natin, yung paniniwala, pagtitiwala natin sa Panginoon, no, kaya tataas po po, no, lalo na yung faith natin sa Kanya. At itong pagbibigyan naman po natin sa Panginoon, ikapalit po ng pagpapala po. Amen. Hindi naman po po kita sabihin natin, nagbibigyan na tayo sa Panginoon. Ba't look mo pa rin ako sa utang? Ba't na ano pa rin ako sa mga financial ano, no? Pero kapatid, di ba? Tignan mo yung sa kapaligid mo rin. Tumingin ka sa pamilya mo, tignan mo yung sarili mo, no? May financial problem ka man, di ba? Pero maraming pagpapala. Amen. Makita mo lang yung mga buong pamilya mo, malusog. Makita mo lang, ay, mas pala. Di ba? May malaking pagpapala na yun. Pag-gising parang po natin sa umaga, napakalaking pagpapala na. Para purihin po natin ang Panginoon at pasalamatan. Amen. At kaya naman po tayo nagbibigay sa Panginoon, tulad nga po, tulad na laging sinasabi, binabalyo po natin, no? Lalo na itong ating ministry po, no? At marami ng beses, no? Kung paano natin nakita ang kapangyarihan ng Diyos, ang miracle. Yun, napagtayo ng church natin sa Pinas. In time of COVID, di ba? Bakit hindi natin natayo yun nung walang COVID? Di ba? Iba ang plano ng Panginoon. Sinubok tayo. Pinakita niya ang kapangyarihan niya. Kung paano tayo maniwala, nagtiwala. Nagtiwala naman tayo sa Panginoon, naniwala. Yung time na COVID na yun, doon na itayo. Yung church natin sa Pilipinas. Ayun. Gente, lumalago na rin sila. Praise God, no? Nakapag-share sila sa ano, sa kulungan. Sa Bilibid, no? Napakasarap pong tignan na nandun yung mga kapatid natin. Nagsishare po sila doon. Nga po, ang purpose po ng pagbibigay natin, binabalyo po natin yung ministry natin. Trusting our God po, no? Nagtitiwala tayo sa Panginoon, kaya po tayo nagbibigay at pinapangalagaan natin ang kanyang ministry po. Pangalawa po, because you love the Lord. Mahal mo ang Diyos, kapatid, kaya ka nagbibigay sa kanyang gawain. Amen. Pangatlo po, you honor God. Amen po ba? You honor God when you give. Ginagalang natin ang Panginoon, kaya po tayo nagbibigay. Sinusunod natin ang kanyang kautusan. Amen. Ang isa po, growing your faith, no? Yung po yung pananampalataya po natin sa Panginoon, yung paniniwala. Iba po kasi yung paniniwala, pagkitiwala po, no? Kailangan maniwala, magtiwala tayo sa Panginoon, no? Na God is in control. Ano man po nangyayari ngayon sa atin, may plano po na higit ang ating Panginoon. Lumaki po ang ating pananampalataya na nagbibigay tayo sa ating Panginoon. Yun po mga kapatid, no? Ito po nga panahon na to, naigit natin paniwalaan, pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Kapit lang po tayo sa Kanya. May plano po ang ating Panginoon.
Ang pagbibigay ay utos ng Diyos at pangako niya ang nagbibigay sa kanyang gawain ay may kanyang pinagpapala. Bigyan na po tayo. Salamat.